Welcome back to our YouTube channel. Ako nga pala si Gina. At kung bago ka pa lang sa aming channel, subscribe mo na yan at huwag mong kalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa aming mga videos. For this video ay i-update ko lang kayo sa nangyari sa aking hair. Yan. This video is related with my vlog, hair loss, unboxing hair loss treatment, which is yung minoxidil regrow. Yan. So, i-update ko lang kayo guys kung ano na nangyari after a month. Okay? After almost 2 months na paggamit ko nung gamot na minoxidil regrow, gusto ko lang sa inyo i-update na ito na yung ngayon yung hair ko. Yan. Yan. I got my haircut also. Mapapansin niyo, maiksi na siya. Na-vlog ko na rin yon. Sana panoorin niyo rin yung vlog ko na nagpa haircut pa din kami ni Papa Kim. Pero nandun yon. Kaya, maiksi na siya. So, para sa akin, kahit na umiksi na yung buhok ko, okay lang. At least, ano naman siya, mas healthy naman siya. Kaysa nung mahaba siya, pero unhealthy. No. Bali ito guys, mapapansin niyo yung ano ko, yung hair ko ngayon, very ano na siya, hindi na siya ganun kanipis katulad ng dati. Yan. Tapos guys, kung mapapansin niyo, wala na rin ako masyadong manipis dito sa unahan. And then marami na din po tayo mga baby hair. Ayan na yung mga bagong tubo, guys. Yan. Tapos ito yung dating makapal na panot niya. Ngayon hindi na. Naging normal na siya. Tapos, makapal na yung hair ko, guys. Ayan. Ang bilis niyang tumubo. So, as advice, kailangan ko magkaroon ng 6 months treatment dito sa naging case ko sa hair ko. Ayan. Kaya, masasuggest ko talaga siya na maganda. And, kung sino man sa inyo yung may mga problema sa buhok, kung meron kayong mga hair loss, severe hair loss, hair fall, and natatakot kayo na makalbo, gumamit na kayo guys ng minoxidil regrow. So, basahin, ito yung ano, panoorin nyo yung vlog ko. Ito siya. Yan. Yan guys. Panoorin nyo yan para makita nyo din kung ano yung mga nilalaman. Andyan din yung page kung saan ako umorder. So, maganda kung dun ka rin sa kanila order kasi may mga freebies sila. Before, binigyan nila ako ng maliit na parang extra. At saka mga ano, yung keratin. Yan. Yan. Diba guys? Nakakatakot kasi. Nakakatakot. Nung before na wala pa akong ginagawa, hinahayaan ko lang na mag-hair fall yung aking hair. Yan. Sobra akong everyday nag-iisip. Sabi ko, paano kung ganito everyday naglalagas yung hair ko? Paano ko pag nakalbo na ako? Sobra akong natatakot. Kaya ginawa ko talaga ng paraan. Naisip ko talaga na i-treat na siya. Do meron lang talagang kamahalan yon. Medyo pricey. Para sa akin, worth it naman siyang gamitin. Kasi, nakita ko talaga yung agad. Yung result nung gamot. Ayan guys, tignan niyo yung hair ko. Diba? Healthy na siya. Ayan. Tapos, yun nga, saan ko ba nakuha yung hair fall ko? Saan ko ba nakuha yung hair loss ko? Nakuha ko siya, guys, sa mga chemicals na nilalagay ko sa buhok ko na hindi naman dapat. Yan. Kasi before, nagpapaano ako, papablitch ako, pero pag meron akong gustong i-achieve na kulay, yun, siguro, hindi siya para sa akin talaga. Kasi, maganda ka nga, makakalbo ka naman after, di ba? Parang, ganda na, kalbo later. So, para sa akin, in my own opinion, kung hindi rin naman, alam mo sa sarili mo na okay naman, na hindi naman na kailangan, na magkulay-kulay, so, huwag mo na lang gawin para ikaw lang din naman ang magsasuffer bandang huli. Yun. Pwede naman tayo magkulay, siguro gamit na lang tayo ng mga gamot na original para hindi din ma-irritate yung ating hair. Yan, kasi sobrang, ang buhok kasi natin very sensitive
So, dapat, pag magagamit tayo ng mga bagay para sa ulo natin, siguraduhin lang natin na hindi tayo ma-irritate, siguraduhin lang natin na hiyang natin. Kasi minsan naman hiyangan lang din talaga yan. Mapapansin, sa totoo lang ako, kaya medyo nababother din ako noong mga panahon na yun, kasi ang buhok ko kasi talaga is black and shiny. Yan, before wala pa ako talagang kulay-kulay sa hair. So, ang naturo lang sa akin magkulay, si Papa Kim lang. Kasalanan mo yan, Papa Kim. Yan, siya lang yung nagturo sa akin na magkulay ng hair. So, yun. Kasi nung mga time na yun talaga, wala naman talaga akong pakialam sa sarili ko. Wala akong self-love. Natuto lang ako mahalin ng sarili ko nung nakalala ko lang si Papa Kim. Nox! Shoutout sa'yo, Papa Kim. I miss you. Yun, thank you for teaching me how to love myself. Kasi yung iba kasi, diba, sa ibang partner, gusto lang nila sila yung mamahalin. So, siya hindi. Tinuruan din niya ako. Marami siyang binago sa sarili ko. Simula sa ugali, yan, sa the way ko i-handle yung mga stress, yung problema, yan. Ang laki ng part ni Papa Kim sa pagbabago ko sa sarili ko. Siguro, inom lang muna ako. Sarap yun. Siguro for me, kasi para nga sa akin, kinukonsidered ko siya as gift ni Lord. Si Papa Kim, gift siya ni Lord sa akin. Asawa ko na siya, siya na yung magiging panghabang buhay ko. So, as in, kinukonsidered ko siya, nag-give siya ni Lord sa akin. At siya din yung ginamit ni Lord para mabago ko yung mga ibang bagay sa sarili ko. Katulad nga nung yung mga attitude na hindi dapat. So, yun. Ang dami. Halos ang dami talaga niyang ginawa, binago sa akin. Na dating hindi ko. Diba? Una-una, yung pagmamahal ko sa sarili ko. Kasi before, selfless ako. Lagi kong iniisip yung ibang tao. Lagi sila yung importante sa sarili ko. Ganun ako. Sa maraming aspeto. Una-una, kapag bago ko isipin yung sarili ko, iisipin ko muna yung ibang tao. Especially yung mga taong mahal ko sa buhay. First family ko talaga. Mas affected ako kapag hindi kami okay, nagkakatampuhan kami ng mga ibang family members, yan. Masyado na akong namamblema niya, nai-stress na ako niyan, ganun. Nung nakalala ko si Papa Kim, doon niya na pa-realize sa akin na hindi mo totally masasabi na buong pagmamahal mo sa ibang tao kung sa sarili mo, hindi mo kayang mahalin ng buo. So, sarili mo muna yung unahin mong mahalin. In that way, makakapagmahal ka din ng tama sa iba. O, diba? Kuha niyo yun. Yun. So, yun. Doon ko na-realize. Oo nga, no. Nung mga time na nakalala ko si Papa Kim, natuto akong bumili ng mga gamit sa sarili ko. Kasi before, hindi. Kung ano lang yun nandyan, sapat na yan. Nung nakilala ko siya, tinuruan niya akong manuot ng maayos. Nung maayos, dati kasi naka-t-shirt lang ako. Parang boyish nga ako noon. Kung ano na lang yun nandyan, yun na yun. Hindi na ako bumibili ng extra para sa sarili ko. Pero nung nakilala ko si Papa Kim, lahat ng gusto ko sa sarili ko nakuha ko. Okay? Kaya yan, yung kaartihan sa buhok na yan. Siya yung nagturo niya sa akin. Gusto mo magkulay, ganyan. Kinunayan niya ako. Hindi kami gumagastos ng malaki. Siya ang nagkukulay sa akin. Diba? Siya ang nagkukulay ng hair ko. Siya ang, before, napakapangit ng kilay ko. One line lang yan. Siya nag-ayos niyan. Tapos hanggang sa nakakita rin kami ng isang parang nag-ano din ng kilay. Nagpa-threading din ako ng ano. Nagpa-eyebrow embroidery ako. Yan. Pero hindi ko naman na-maintain 'yon. Isang beses ko lang na-try kasi medyo may pricey din siya. Yon. Dami siyang binago sa sarili ko, guys. Nakuha ko yung gusto ko sa mga bagay na kailangan ko pala, nakala ko hindi. So nakuha ko yung lahat. Sa attitude naman, before, kapag meron akong kaaway, sobrang, internet war freak ako. Kapag masama yung loob ko sa isang tao, pupost ko pa yan sa Facebook na, magpaparinig kumbaga, which is nakikita ko din sa mga iba ngayon. Pero na-realize ko, at siya din yung nakapag-realize sa akin na, wag ganun. Kasi, hinilet mo lang daw yung ibang tao na pag-usapan ka. Eh, hindi naman natin gusto mangyari yun, di ba? So, kapag naiinis ka,
huwag mo na lang i-post, hayaan mo na lang. Yun, before talaga, ipopost pa ako, paparinig ako, ganyan. Hanggang, minsan kasi may mga tao din na nag-a-assume na akala nila sila yun, yung pala hindi sila yun. So, mas much better talaga na huwag ka na lang mag-post. Hayaan mo na lang kung meron ka, kung naiirita ka man, kung naiinis ka man sa araw na yun, sa mga moment na yun, eh, palipasin mo, tumawala din naman yun. Yun. So, isa yun sa mga tinuro sa kalipapakin. Kahit yung mga away-away namin, yung mga simpleng tampuhan namin, yung mga una, kapag konting tampo lang ako sa kanya, pinupost ko na agad yun sa Facebook na parang parinig-parinig ganun. So, yung nag-usap kami, sabi niya sa akin nga na huwag daw ganun. Kasi, ano, kumbaga, hindi lang, ako rin daw yung magiging nakakahiya sa tingin ng ibang tao. Hindi daw yung taong pinaparinggan ko. Kasi hindi naman daw ako nag-mention ng name. Sabi niya ganun. Kaya much better daw na tahimik na lang daw para yun, matatapos din naman daw, lilipas din naman daw yung sama ng loob. So, yun na lang yung ginawa ko. Which is good naman na ngayon, ilang taon na simula nung naging kami, hanggang ngayon, magka-10 years na kami, lahat yun na-apply ko at walang naging hindi magandang effect yun. Lahat yun nagkaroon ng magandang effect sa buhay ko. Masabi ko na, alam ko sa sarili ko na malaki yung binago ko at alam ko si Lord din yung nagturo sa kanya para baguhin ako. Kasi ayun talaga naman ako dapat. Diba? Ang tao, normal na nagagalit tayo kasi tao lang tayo, normal na nasa mind loob natin, pero wag nating alagaan, guys. Huwag nating itira sa sarili natin lahat ng galit. Lahat yan, i-lift up natin lahat kay Lord kasi siya lang yung may kakayahan na magtanggal ng lahat ng sama ng loob at galit sa atin. So, yun. Ang dami ko na nakwento going back sa hair. For me, my hair now is healthier than before. Yan. At magiging healthy pa yan kasi continuous po akong gumagamit ng Aminoxidil as advice 6 months treatment po. At meron din nagbigay sa akin ng shampoo, hair shampoo, soap, ganyan, yung Gugo. Yun. Binigyan ako ng ka-office mate ko, try ko din yun kung okay din. Baka makatulong din yun sa pag-treat ko ng hair ko. Yan. So, yun. Dito pala ako ngayon sa office sa mga nagtatanong kung bakit ganito yung background ko. Medyo maaga pala ngayon. 7:19 pa lang. 8 o'clock yung start ng work ko kaya nakapag-vlog ako. Yan. And ngayon lang din ako nag-vlog dito sa office. At siguro pag may mga urgent na vlog or may time talaga, may free time siguro, mapapadalas din yung pag-vlog ko dito since maaga naman ako ngayon nakakapasok kasi maaga ko na iyahatid ni Papakim dito sa work. Ito na rin yung gagamitin kong time para makapag-vlog at makapag-update sa inyo. Okay? So, thank you sa inyo. Thank you sa lahat ng mga sumusuporta sa amin. Road to 2,000 subscriber na po tayo. Thank you so much sa lahat ng mga sumusuporta at patuloy na nanonood na aming vlogs. Shoutout sa inyo lahat. Mahal ko kayo. Salamat. Stay safe everyone and see you in my next vlog. Bye!